Sikutin nyo to. Ito yung lock. Pabalik naman siya. Yan. Pabalik naman. Gandang araw po sa mga may adventure po dyan yung nakakaranas ng pag nagmemreno, lumalangit nyo ik, kung nga ganun, tapos mataas na yung handbrake natin, kailangan po natin i-adjust tsaka linisan natin yung brakes. So ngayong araw na to, tuturuan ko kayo kung paano maglilinis tayo ng brakes natin tsaka mag-a-adjust na rin. Tuturuan ko kayo kung paano. Kung hindi naman po adventure yung sakin nyo, okay lang, pare-pareho lang naman no ito, same lang ng proseso to. So yun, simulan na ho natin. Ang kailangan ho natin, so yun, unang kailangan natin, flat screw, martilyo, dosing tornilyo. Yan, papakita ko sa inyo bakit kailangan natin to. Dosing na box wrench o kaya socket, sa inyo, depende sa inyo kung anong gusto nyo. 14mm na box. Tapos syempre jack, crocodile jack para safe. Tapos tire wrench, kaya cross wrench yung gamitin nyo para safe o kaya hindi kayo ganong mahirapan. So yun, so simulan na ho natin. Una, tanggalin muna natin yung gulong. Paano natin matanggal yung gulong? I-jack muna natin ito dito sa matigas na parte. Yeah, iangat muna natin yan. Yan, sa matigas na parte lang yan. Mamaya, pag nabaklas yung gulong, papakita ko sa inyo kung sa banda ninyo, i-jack. At least may idea kayo. So, tanggalin ko muna to. Iangat muna natin itong gulong. Ayun, nakaangat na yung gulong. Hindi naman kailangan sobrang angat. Basta may awang lang nyo dyan, yung may ikot na natin yung gulong. Okay na yan. So, tatanggalin natin itong gulong. So, yung counterclockwise lang nyo yan. Pag meron akong in-upload na video para di kayo mahirapan na pagbaklas ng gulong. Yun, hanapin nyo na lang, mapanoorin nyo yun para hindi kayo mahirapan magbaklas ng gulong. Counterclockwise lang. Yung tornilyo. Okay? Tanggalin mo natin ito. Ayun, natanggal na natin yung gulong. Ito yung brake caliper niya, brake pads. Tapos yung gulong, ilagay nyo rito. Kung wala kayong jack stand, ilagay nyo sa malikas na parte. Ayun, oh. Parang sakaling bumetotong jack ninyo, may sasalo sa kanya. Hindi ba kukuntog yung sakyan nyo? Ayun, oh, matigas na parte, oh. Ayan. Simulan natin. Paklasin natin tong yung 14 na yan. Dalawa ho yan. Ang dalawang tornilyo. Di naman kayo maliligaw dyan. Oh. Isa. Dalawa. Ang tatanggalin natin sa baba. Yan. 14 po ito. 14. Yan. Counterclockwise lang ho. Yan. Paluwag pa ganun. Maganda yung kamay natin. Kung di nyo kaya ng kamay ninyo, kuha kayo ng martilyo. So, paluin nyo lang to. Para di kayo mahirapan. Kasi kung hahatakin nyo lang ng gano'n, mahirapan kayo, mahigpit yung masyado. Yan. Isang tornilyo lang. Matatanggal natin yan. Iaangat natin to. Yan, naangat na, di ba? Naangat na. Tatanggalin natin itong brake pads. Pag hindi nyo kaya, eh marumi na ako, kaya umiingay na eh. Pag hindi nyo kaya, sikwatin ninyo yung flat screw. Ayan.
Yun lang. Napakasimple lang o, di ba? O, ayun. Kukuha tayo ngayon ng liha. Ayan, kuskusin lang o natin to dito. Ayan. Liha. Lapag nyo sa side yung liha. Kuskusin nyo na po ng konti. Konti lang o, baka mamaya masobra nyo naman sa liya, maupudpud naman yung preno nyo. Kunti lang, isamang tanggal lang yung dumi. Ayan. Ayan, pwede na yan. Siyempre, wala tayong compressor, panghangin nga ito. Kailangan natin lang, bumili na ako ng parts cleaner. Para at least, kahit wala tayong compressor, ito na lang yung ano natin, pambuga. Yan, spray lang natin yan. Spray nyo na rin to. Kahit bahagya. Kailangan natin ng grasa. Kaya bili kayo ng, kaya mayroon namang brake paste. Mura lang naman sa auto supply yung bilhin na lang kayo. Kaya malinis na o. Lalagyan natin siya ng grasa. Ayan. Dito sa kanto. Ayan. Maganyan. Wag naman sobrang dami. Ayan. Tapos sa likod. Eh, madali nyo naman malalaman yun eh. Kung alin yung harap dito, ba may nagkapalit kayo, malalaman nyo kung nasan yung harap tsaka likod dyan. Ayan o. Yung may bilog, yun yung nasa likod. Ah, ganun yan. May dalawang parang bakat na ganun, nasa harap yan. Ayan, nakita nyo yung bakat ng piston yun. Ayan, ito yung sa likod. Unahin natin yung nasa likod. Hindi naman kayo mawawala kasi may guide naman yun. Ayan. Natin. Isa kasi natutuyo na yung ano diyan, yung brake paste o kaya yung grasa. Kasi lalo pag tag-ulan, linis kayo ng linis ng preno niyan. Kasi maingay o naiirita kayo. Okay, kakabit lang natin 'to. Ayan o. Ayan, dali lang. Ayan, ayan yung guide niya. Oh. Ayan. May guide dyan. Ayan, message niyo ako sa Facebook. Mag-video call tayo. Kung ano. Gusto yung mag-DIY. Ayan, oh. Dali lang, di ba? Baba nyo na ngayon to. May shim yan. Yung iba rito, parang lata. Babalik nyo lang yun sa dadaing posisyon niya. Ito, wala na eh. Okay, balik na natin yan. Tapos yung 14. Ganun lang kasimple. Napakasimple. O kaya pag di kayo, para di kayo mahirapan, baklas nyo rin ito isa. Pwede rin. Ayun o. At baklasin ko itong isa para at least may idea kayo. Ayan ha, sample ko lang ito ha, pero di na natin dapat binaklasin eh. Sample lang ko lang kayo. Baklasin natin dalawang tornilyo. Para di kayo mahirapan. Pero hindi na naman kayo mahirapan. Ayan, ganyan lang. Para sa mga beginner, pwede nyo nang gawin to. Baka mas madali ang kayo rito sa akin, eh, sa inyo. Pero sa akin kasi, hindi na kailangan. Saka mga ibang mekaniko dyan, di na ginagawang dalawa. Pag beginner kayo, nag-aaral kayo, pwede dalawa. Huwag nyo lang kalimutang higpitan. Baka hindi nyo mahigpitan eh. Yan, balik na natin. Sa likod naman tayo ngayon. Sa paghigpit, yan. Kamay nyo lang yan. Pag di nyo na makuha ng kamay nyo, paluin nyo ang bagya. Okay na yun. Tatanungin nyo, hindi ba luluwag yun? Hindi na ululuwag yun.
Malabo hong lumuwag yan. Basta ganun, no? Pukpukin nyo lang. Oh, kaya martilyo. Huwag lang sobra, parang bagsak lang. Yan, okay na yun. So yun, tapos tayo sa front, sa ano naman tayo sa likod, i-adjust natin yung rear. Okay, tapos linisan natin. So kabit ko muna tong gulong nito. Ayan, tanggalin naman natin yung likod. Dito yung ikalso yan, sa may shock absorber. Okay, mamaya, pagtatanggal yung gulong, papakita ko sa inyo. Siguro din yung may kalso yung unahan nyo, ha. Tapos naka-release yung handbrake, dapat naka-release yung handbrake. Lagyan nyo ng kalso yung unahan kasi baka umurong yan. Lagyan ng kalso yan sa akin, nilagyan ko ng bato eh. Ayan, pareho lang yun sa unahan, nung makaangat siya ng konti. Ayan, makaangat siya ng konti, hindi naman kailangan sobrang taas din. Ayan, babaklasin natin yung gulong. Ayan, agaya nyo sa unahan, yung gulong ninyo, ilagay nyo yun sa ilalim para safe kayo. Kaya bumili, mag-provide kayo, kung mahilig kayo mag-DIY, mag-provide kayo ng jack stand. Para safe kayo lagi. Ayan o. Ayan siya, ginak ko siya. Ayan. Malabo yata. Ayan, pasensya na kayo sa camera, medyo malabo. Ayan, may tornilyo lang siya ng shock. Yan, kakabitan ng molly. Yan lang naman yan. Eh, tatanggalin na natin to. So, yung kailangan po, naka-release yung handbrake natin, ha? Yan, no? Pag ayan yan, naiikot. Kasi pag hindi naka-release, hindi nyo matatanggal yan. Kailangan natin ng martilyo. Yan, paluin nyo lang mo dito. Wag lang si stud. Masira yung stud nyo. Paluin nyo lang yan, buo. O kaya magpipintura kayong brake drum. Makakatulong na sa inyo. Kapag tanggal ng brake drum. Huwag kayong matakot magpalo nito dahil hindi nyo kayang butakin yan. Ayan, nahugot na siya. Ayan, nahugot na siya, di ba? Ayan, dumi, oh. Ayan, kung halimbawa, ho, palo kayo ng palo rito, matigas talaga. Hindi siya bumabaklas ng ganon. Ito yung papasok na yung kailangan natin, tornilyo. 12, ayan, oh. May dalawang lagay ng tornilyo yan. Ayan, oh. Ayan, oh. Dalawa yan, dalawa. Eh, isang tornilyo lang sa akin, eh. Kaya demo ko lang naman to. Tapos yung 12 na tools ninyo, ayan o. Tingnan nyo. Habang hinihigpitan nyo yan, lumalabas na yan. Ayan. Eh, kung dalawa yan, higpitan nyo rito. Unti-unti lang na yan, lalabas. Ayan, kagaya nyan. Tapaluin ko lang to. Ayan, natanggal na o. Diba? O, ganun lang kasimple. Pero pagka sobrang tigas talaga yung ano, baka mamaya sumabit na yung brakes nyo. Mag-ingat kayo doon kasi minsan ito may mga ano na yan, leak kung tawagin, malalim na to. Yung brake drum nyo malalim na yan. Sumasabit na yung brake shoe dito. Kaya kahit ano na, sira na yung ano na, dalin nyo na sa talyer sa mekaniko. Talaga, pag matigas talaga. Ayan, lilinisin nung natin kasi sobrang dami na. Kaya pag na-membreno, ik-ik, lumalagit-ngit. Kaya tanggalin natin to. Spray lang natin yan. Ito yung liha, lihahin nyo ulit. Yung tama lang matanggal lang yung dumi, wag naman yung sobrang ano, baka mapudpud nyo yung lining nyo, magulat kayo, wala na kayong preno. Yan, konti lang. Itong tagtarin nyo ng liha, yun o. Lalo yung mga kalawang na yan o, dapat nalilinis yan, ayan. Ito, hindi nyo kaya putpurin to. Ito, liyahin natin. Tanggalin natin mga kadami nyo. Ayan,
Ayun, makikita niyo naman, pag namumuti na yan, okay na yan. O kaya kapain nyo kung wala lang nakaumbok. Okay na yan, so spray na natin siya ngayon. Oh, maraming dumi oh. Kaya pag namumray nyo, humingay siya eh. May nabibili naman mga brake cleaner eh. Muro lang naman, 350. 200, 200, 250. Ayan. Mas maganda sana kung may compressor kayo. Anginan yun, tanggal talaga lahat. Pero okay na to. Ayan. Sa pag-adjust naman, ayan, sa pag-adjust naman, may makikita kayo, ayan, oh, parang kuro-korona. Ayan, oh. Pindutin nyo lang yan kasi ang sikwato niya pag ganun. Kailangan may naririnig kayong tunog. Ayan, ganyan, oh. May naririnig kayong tunog. Kasi hindi nyo masisikwat yan kung pabalik eh. Hindi nyo masisikwat ng ganun, oh. Kasi nakaharang to. Ayan yung lock niya. So pag ganun, subukan nyo naman paunti-unti lang muna. Ayan mga, ayan, subukan natin nung ganun lang. Tapos hatalpak natin yung brake drum. Mararamdaman nyo yan eh. Papa! Papa! Kailangan yung pasok nyan, swabe lang. Ayan, pag naipasok nyo yan, pag matigas na sobrang kayo ng adjust, matigas yan, din yung pagpasok yan. Ang gagawin nyo yan, babawasan nyo. Mamaya tuturo ko sa inyo paano pagbawas. Tapos pag naipasok nyo yan, paluin nyo ng martilyo. Kita nyo, luluwag pa yan. Ayan. Tapos pag hugot nyo yan, may mararamdaman kayo, parang sumasayad na yung brake shoe. O maganit na. Ayan, oh. Ganyan-ganun nyo lang. Ayan, maluwag pa to eh. Ayan. Ah, adjust ko pa siya. Halimbawa naman, nasobrahan nyo, ayaw nung pumasok, ibalik nyo. Sikwatin nyo muna to. Sikwatin nyo to. Ito yung lock. Pabalik naman siya. Ayan. Pabalik naman. Ayan. Ay, kulang pa, i-adjust ko siya. Ayan. Pabalik na natin to. Ayan o. Oh. Diba? Talpak siya. Paluin nyo ulit para lumuwag. Makuha nyo tamang ano. Basta ang discarter dito, paghugot nyo yan, kailangan, medyo maganit na yan. Ayan. Ayan o, oh, maganit na. Okay na yan. Huwag naman yung sobra naman. Hindi nyo, kabagay, kung sobra, hindi nyo mapapasok talaga yan. Ayan, ikakabit na natin yung gulong. Ganun lang ho yun ay paglinis yung mga ma-adventure dyan. Kung may kilala kayong na-adventure, i-share nyo na lang din po.